Isang lalaki ang iniwan ng kanyang bagong kasal na asawa. Isang buwan makalipas ang kanilang kasal. 60 years lang nakalipas, nalaman niya ang dahilan kung bakit ito nangyari. Pero bago tayo magpatuloy, bigyan mo muna ako ng like at kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at hit ang bell icon para lagi kang updated sa susunod na upload natin. Taong 1950, nagkakilala sina Tom at Carla sa isang kasiyahan sa kanilang village. Ang kasiyahang ito ay naganap bilang selebrasyon sa pagtatapos ng digmaang naganap. Ang kanilang lugar ay kababangon lamang at napakaganda at maaliwalas ang kanilang kapaligiran. Sa unang pagkikita nila ay ganda ng inlab ang binata sa dalaga. Matapos ang unang pagkikita nila, para kay Tom ay si Carla na ang babaeng kanyang mamahalin habang buhay. Sa sumunod na araw ay nagkaroon ng misa sa simbahan ng kanilang village at muli niyang nasilayan ang kagandahan ng dalaga. Hindi maalis-alis ang tingin ni Tom kay Carla. Si Carla ay mula sa mayamang pamilya at si Tom naman ay mula sa angkan ng magsasaka. Napakalayo ang pagitan ng antas ng kanilang buhay. Pero kahit ganun, ay hindi nawawalan ng pag-asa si Tom na magiging sila ni Carla. Matapos ang misa, nakita niyang nag-iisa si Carla. Dahil ang kanyang mga magulang ay nakikipag-usap sa pari. Pero hindi nilapitan ni Tom si Carla. Hindi dahil sa natatorpe siya o natatakot. Dahil alam ni Tom na darating ang tamang panahon na magkakaigilan silang dalawa. Subalit, ang business ng magulang ni Carla ay unti-unting nalulugi dahil sa kakatapos lamang na digmaan at walang pera ang mga tao, kaya naman unti-unti itong nabankrupt. Dahil sa hindi sanay sa hirap ang pamilya ni Carla, ay nahirapan sila sa kanilang sitwasyon. Si Tom naman ay kahit papano ay nagsishare siya ng kakaunting pagkain sa pamilya ni Carla. Dahil nga magsasaka lamang ang kanyang pamilya, ay ito lamang ang kaya niya maitulong. Matapos kang maghirap ang pamilya ni Carla, ay nakakita ng chance si Tom na ligawan si Carla. Kaya naman, hindi nagpatumpik-tumpik pa si Tom at agad niya niligawan ng dalaga. Matapos niyang sagutin ay sobrang saya ang kanyang naramdaman na tila ba ay wala ng ibang tao ang masasaya pa sa kanya. Sa bawat taon na nagdadaan, ay nag-ipon si Tom ng pera upang makapag-propose kay Carla. Makalipas nga ang 5 taon, ay nakapag-ipon si Tom at nag-propose siya kay Carla. Naiyak si Carla sa ginawa nito at sinagot niya ng isang napakatamis na oo ang kanyang kasintahan. Hindi makapaniwala si Tom sa mga nangyayari dahil para sa kanya ay isang fairy tale lang ang nagaganap. Dahil ang babaeng kanyang pangarap na makasama habang buhay ay sa wakas ay magaganap na. Subalit, ito pa lang pala ang simula ng masalimuot na dadanasin ni Tom sa kanyang buhay. Nagsimula ang kasal na parang slow motion ang nangyayari sa paligid ni Tom dahil sa saya ng kanyang nadarama. Matapos ang kasal ay walang hanggang kasiyahan ang nararamdaman ni Tom at tila ba isang drum na walang humpay sa pag-apaw ang kanyang kaligayahan. Subalit, makalipas ang halos 1 buwan matapos ang kanilang kasal, ay biglang naglaho si Carla nang walang dahilan. Sobrang nalungkot at naturog ang kanyang damdamin. Halos nawalan ng ganang mabuhay si Tom dahil nawala ang kanyang pinakamamahal. Sobra siyang nangulila kay Carla. Hindi maintindihan ni Tom ang mga nangyayari. Lutang ang kanyang isipan sa mga bagay-bagay. Matapos siyang iwan ni Carla, ay hindi na muling nagmahal pa si Tom. Buong buhay niyang hinanap nang hinanap si Carla at umaasa na balang araw ay muli sila magkikitang dalawa at muling magsasama ng masaya. Hindi alam ni Tom kung nakidnap pa si Carla
dahil sa ganda ng dalaga ay maaaring may mga lihim na nagkagusto sa kanya. Kaya naman, makailang ulit na nag-imbestiga ang polis at tumagal din ng 5 taon ang paghahanap sa kanya. Subalit, nawala ng pag-asa ang mga polis at minabuti na itigil na lang ang paghahanap sa kanyang pinakamamahal. Nang panahong ito, ay lugmok na lugmok si Tom sa kalungkutan at nawala ng pag-asa na magkikita pa sila ng kanyang minamahal. Lumipas ang ilang nagdaang taon ay hindi na talaga nagkita pa si Tom at Carla hanggang sa nag-edad na ng 85 years old si Tom at hindi niya na namamalayan na 60 years na pala ang nakakalipas simula nang umalis si Carla sa kanyang buhay. Pero si Tom ay hindi pa din makapaniwala sa nangyari dahil hanggang ngayon ay sariwa pa din sa kanyang alaala ang mga masasayang sandali ng kanilang buhay ng magkasama. Hindi pa rin niya tanggap hanggang ngayon na iniwan siya ng kanyang asawa nang walang pasabi o wala man lang iniwan kahit na isang salita. Si Tom ay nagtayo ng laundry shop sa mga panahong hinahanap niya si Carla at hanggang ngayon ay active ito. Para kahit hindi siya nagtatrabaho ay may income siya. Ito na din ang naging pinagkakaabalahan niya at naging aliwan sa kanyang kalungkutan na hanggang ngayon na 85 years old na siya. At hindi pa din niya natanggap sa kanyang sarili ang mga bagay-bagay. Subalit isang araw ay nagkaroon ng kasagutan ang lahat ng kanyang mga katanungan ng may isang babae ang nagpa-laundry sa kanila. Nilapag niya ang isang wedding gown na pamilyar kay Tom. Ang wedding gown na ito ay kahalintulad ng sinuot ni Carla nung kasal nila. At hindi nga siya nagkamali nang makita niya ang pangalan na nakalagay sa wedding dress. Agad niyang sinigawan ng matandang babae at sinabing, "Lumabas ka dito, ayoko makita ka pa ulit dito." Nagtakang umalis naman ang matandang babae, subalit sa sumunod na araw,